Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa nawawalang syudad sa probinsya ng Samar? Halika, samahan mo kong tuklasin ang misteryo sa lugar na ito. Ikaw, naniniwala ka ba na may Biringan City sa Samar? Na ito ang isang kwento sa likod ng misteryo ng Biringan City. Taong 1983, nag-aral sa Maynila yung tita ng kaibigan ko. May kaklase daw siya na ang pangalan ay Carolina. Napaganda raw ni Carolina. Mayaman at matalino. Perpekto na kumbaga. Mag-e-end of semester na daw nun. Inimbitahan sila ng mga kaklase niya sa lugar ni Carolina. Magpepesta raw kasi dun. Tinanong niya kung saan yung lugar niya. Sabi ni Carolina, sa Biringan City yun. Sinabi pa din ni Carolina na ako na ang sasagot ng pamasahe natin, balikan, papuntang Maynila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi nagsiuwi na sa kanilang probinsya para doon na lang magbakasyon kasama ang pamilya nila. Sasama sana yung tita ng kaibigan ko para makalibre ng pamasahe pa uwi. Since tagalate siya, kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi na lang muna sa lola niya doon sa Maynila. Bali, apat na lang sila na pumunta ng Samar. Si Carolina at yung tatlo nilang kaibigan na taga Maynila. Simula noon hindi na nakauwi ng Maynila yung tatlong kaibigan niya. Hindi na raw ito nakakita pa. Hinanap nila doon sa Samar yung tatlong kaibigan nila, kasama yung mga pamilya niya. Hinanap nila, pero hindi talaga nila nahanap kasi nalaman nilang wala namang pala talagang Biringan City sa Samar. Makalipas ang ilang taon, napanaginipan ng kapatid ng isang nawawala. Sabi sa panaginip niya, nasa Biringan City raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di na daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos na siya nakalagayan. Kasama niya yung kaibigan nila at si Carolina. Nakakawalo sa isang buwan na may napapadpad sa mga deliverman na nagtatanong sa kanila kung asan daw yung lugar na Biringan City. Kasi raw may nag-order sa kanila mga furniture, auto, sako-sakong semento at marami pa na galing sa ibang bansa. Yung iba naman galing Maynila o Cebu. Nasa headline din ito noong 1980s na ang Pinas ay one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. Ilang buwan na naman ang nakalipas, yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpadala ng sulat sa pamilya niya. Ganun din daw na maligaya na siya. Malaki daw ang Biringan City, masaya raw dito. Maganda raw ang mga tao dito, may mga anak na daw siya, at nakapangasawa daw siya ng isa sa pinakamayaman na engkanto dun. Simula nun, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento about sa Lost City. Ang kwento ng Biringan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalagan na puno ng misteryo. Para sa mga waray, walang masama kung magbibigay ng respeto sa paniniwala sa mundong nakikita at hindi natin nakikita. Ikaw, may nalalaman ka ba tungkol sa misteryo ng Biringan City? Share mo naman sa amin para malaman ang lahat.